Yeah, Israel baby. Let's go. Tara samahan niyo ako maglibot dito sa aking mundong ginagalawan. Madami kayo dito na masasaksihan. Papakita ko sa inyo aking mga karanasan. Bilang OFW, masasabi mo na lang na I like you. Kasi nga si Giancarlo Panto, walang kulang pare, lagi na lang eksakto. Israel. Bale, mga katrops, meron ako nakitang glue dito. Ayan po kung gagana. Nakainis talaga eh. Pag ito hindi gumana, bibili talaga ako ng bago. Sana gumana. Hintay tayo ng ilang minuto. Tatalab kaya mamaya o hindi? Pag hindi tumalab, bibili ako ng bago. Kahit masakit sa bulsa. No choice eh. Ay, nakinis. One eternity later. Hindi ako nakapag-jog kahapon. Kasi nga, dahil dun sa issue na yun. Ngayon tuloy natin, wala masyadong tao. Uwi na tayo. May trabaho pa naghihintay sa akin. Back to work. Ayan mga katrops, no? Akalain mo yun habang nag-e-ersisyo ako, may napulot pa akong sampo. Swerte. Swerte bakit? Kasi itong 10 shekel na to, may mabibili na ako dito pang merenda. Diba? Ganun lang. Swerte. Okay mga katrops. May nadaanan ako bago. Fountain. Napakagandang fountain mga katrops. Wow. Ganda. Nakakatawa. Guys, mga katrops, ito yung famous na windmill. Windmill dito sa Jerusalem. Wow. Nakakatawa. Punta natin. Yan, sana walang nagbabantay dito. So makita eh. Wow, ganda. Ganda dito. Tingnan nyo yan. Ito yung mga sinaunang ano eh. Sasakyan ba? Oo. Yan yung mga sinaunang sasakyan. Ganda. Wow. Panalo. Ito pala yun. Akala ko may entrance dito eh.
Ah, magpicture tayo. Saan yung windmill? Gahanap ako ng magandang spot kung paano makakapag picture dito. Dito siguro. Against the light. Okay. So mga katrops, bago tayo umuwi, sabihin ko lang sa inyo yung harsh reality living in Israel. I'm not saying na pangit tumira dito, no? And I'm not saying na ganun talaga dito sa Israel. So syempre, kung nakwento ko na sa inyo sa mga previous vlogs ko noon na may conflict talaga dito, hindi mawawala yon. So para sa akin, para sa ating mga OFW, no, hindi naman na bago yan sa Pilipinas eh, kasi may mga conflicts din na nangyari sa atin, hindi natin maiwasan yan. So dito kasi may mga cases talaga na nakakatakot at nakakabahala para sa atin tsaka para sa pamilya natin sa Pilipinas. So ako, kaya sinasabi kong harsh, syempre bilang isang tao, syempre naramdaman ko yung takot din kapag may mga ganun na mga events, no? Like yung may mga krimen dito na nangyari, which is ano talaga, talagang nakakabahala. Syempre, nasa ibang bansa tayo eh. Paano? 'Di ba? Paano kung madamay tayo? Paano kung may mangyari sa atin, 'di ba? Paano yung pamilya natin sa Pilipinas? Ayan. So hindi ko na makaikitin ng takot, no? Sinasabi ko lang yung katotohanan talaga dito. Although sabihin na natin na hindi naman tayo damay sa nangyari dahil ibang lahi tayo, mga foreign workers tayo dito. Pero yung sa mga nangyari kasi ngayon, kahit sino na lang talaga eh. Basta nasa Israel, kahit sino na lang yata. So yun, nakakatakot. Nakakatakot, and at the same time, syempre nakakatakot lumabas. So kung ano yung naramdaman ng mga Jewish dito kapag may mga nasasalubong silang tao, ganun na rin yung naramdaman namin. Kasi parang hindi mo alam, baka mamaya ikaw na nga yung susunod, diba? Walang nakakaalam eh. Kaya ganun. Siguro yung mga kababayan natin dyan na gusto pumunta dito, yung mga gusto magtrabaho, alamin niyo muna yung background ng Israel. Alamin niyo muna kung kumusta yung mga Pilipino dito. Ako to, isa to sa mga proof, di ba? Isa ako sa mga proof na dito na nagtatrabaho for almost 5 years na. So far wala naman nangyari. Sa ngayon medyo malala lang talaga. Naniniwala ako na mag-escalate din tong tension dito. At hindi naman pang mabahan, pero ano, talagang given na yan. Pag pumunta kayo dito, dapat alam nyo na kung paano lakaran dito, kung paano yung buhay dito. Sa ngayon, malayo ako na kapag jogging, malayo ako na kapag lakad. Yan. Malayo na kapag jogging, na kapag lakad dito. Pero nag-iingat pa rin ako. Yan. So mga katrops, uwi muna ako. Tingnan natin kung may mga kaganapan mamaya. Nating unusual, pinanto ko lang yung harsh reality dito. Hindi na mawala yun, yung conflict na yun dito. Hanggat hindi pa na-resolve ako kung ano may mga dapat gawin ng gobyerno nila. So wala na tayo dun, nabas na tayo dun. Kaya sana pinapanalangin ko lang para sa mga kapatid natin mga Palestino, para sa mga kapatid natin mga Hudyo, at syempre sa mga kapatid natin yung mga iba't ibang religion dyan, na magkaisa tayo, magmahalan tayo, di ba? Kasi tao lang tayo, gusto din natin mabuhay ng payapa,
gusto natin mabuhay ng maayos, matiwasay. So ako ayoko mangimasok sa problemang political nila. Isa lang po akong OFW dito sa Israel. Dito lang po ako para sabihin kung ano yung nangyari dito. Yun lang. Sana wag nyo po ako i-bash. Huwag po kayo magalit sa akin. One eternity later. What's up mga katrops? Bale, nandito tayo ngayon sa ano, sa KSP ulit. So pumili tayo para bumili ng stick kasi hindi na talaga gumagana eh. Nilagyan ko kanina ng glue yung GoPro stick ko, hindi na talaga kaya. Tsaka generic lang yun eh, hindi siya original. Okay, tatry muna natin. Okay. So, yan mga katrops na. Dahil nabili ko na yung GoPro stick natin. Hindi pa masyado komportable kasi maiksi lang pala talaga siya. Mahal kasi. Mahal-mahal na mga bilhin dito. Kaya, kung halimbawa, pumunta kayo dito. Bilhin niya na yung mga kailangan niya sa Pilipinas. At kung hindi naman, at kung may kakailanganin pa kayo, tayo ko lang, bumili na kayo sa online. Mapa AliExpress yan. Basta kahit anong online, basta mura. Okay lang. Parang nakangawit to. Hindi pa ako sanay, late-late kasi. Okay, so mga katrops, nakikita nyo, ito na yung bago kong GoPro stick. Okay. So ganyan lang siya, liit, no? Masakit, nakangawit ah. Pero okay lang, sasanay din tayo. Yan, so mga katrops, that's it for the day. Actually, charge to experience na nangyari sa akin na pagpunta ko kaninang umaga doon nung nag-jogging ako. Tutuloy-tuloy natin yan. May mga pahinga tayo, may mga intervals na mga pagpapahinga, kaso lang itutuloy-tuloy talaga natin yan mga katrops. So far, yan muna yung magagawa natin sa ngayon. Okay, talagang ano lang, dedicated na ako, motivated ako mag-exercise, kaya tutuloy-tuloy natin yan. Kaya gustong-gusto ko na yung pinagpapawisan ako dati kasi ayaw ko. Okay, so yan lang, kita-kita tayo sa susunod na video. Wala naman bago, pero yan, at least nasusundan niya yung journey ko. Yan, thank you. See you ulit. Huwag kang susuko, mga pangarap mo isa-isang abutin. Kung saan ka nadapa, doon ka magsimula, maaabot mo rin ang mga